Hi mga momshi! Welcome back again sa aking YouTube channel. For this video mga momshi, isishare ko sa inyo kung ano yung tips o mga ways o mga paraan na ginawa ko para mag-boost ang aking milk supply para sa aking little one. So disclaimer lang po mga momshi, no, I'm not a doctor or nurse or any professional. Ang isishare ko sa inyo ito lang ay based lamang sa aking naging experience, kung ano yung ginawa ko, kung ano yung mga ways o mga paraan na ginawa ko para mag-boost o lumakas yung milk supply ko para sa aking little one. So, little bit information muna tayo mga momshi, no? So, this year, September 3, nanganak ako CS, C-section. So, si baby pagkalabas na, hindi siya agad nag-breastfeed sa akin. Kasi nga nahihirapan ako, patidihin si baby, and then wala pang akong milk, hindi tumitikas yung breast ko. Si baby, panay yung pag-iyak niya. Kasi nafe-feel ko talaga mga momshi, no, walang laman yung breast ko that time, and then nafe-feel ko walang gatas na lumalabas. So ang video ni baby na-decide na painumin muna si baby ng milk formula para maibsan yung gutom ni baby. So after a few days, Pedro said us na si BB is ayaw na niyang mag-formula. Si BB na kasi hindi kaya ng katawan niya yung milk nila. Doctor said to us, mas maganda kung ba talagang ipapainom ko kang baby. So, una niyang sinuggest sa amin is bumili ng pump. So, yung ginawa namin mga momshi. So, in my next video mga momshi, share ko sa inyo kung ano yung pump na binili namin, na ginamit ko. Isa din yan sa nakatulong sa akin para mag-boost ang aking milk supply. Ang naging result ng pagpapump ko mga momshi is konti lang yung milk na lumabas o konti lang yung milk na napump ko. So, the video said as na kulang ito, dito sapat para kang baby kasi si baby panay pa rin yung pag-iyak niya. So, Pidya advise us na mas maganda kung ibang milk na lang muna ang ipapainom kang baby sa ibang mommy muna. So, nagsign kami ng waiver. So, yun na nga, sabi ng Pidya, mas maganda kung gagawa kami ng paraan kung paano mag-boost yun. So, ito yung mga tips o mga ways na ginawa ko mga moms na talagang super effective. So, sobra talaga siyang nakatulong sa akin. So, number one tips mga momshi is makinig tayo sa ating mga nakakatanda. So, syempre, diba, kailangan natin ng tulong nila. Kailangan din natin yung advice nila. So, kailangan ikaw, momshi, as a new mom, kailangan gising. Say hello! Say hello! Hi, everyone! Oh! Siyempre mga momshi, no, kailangan natin yung tulong nila, yung advice nila, yung mga sinasabi nila. Kasi as a new mom, wala diba tayong alam sa atin yan. So, kailangan talaga natin mga momshi makinig sa ating mga nakakatanda, lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga auntie. Diba? Kailangan natin sumunod, kailangan natin makinig sa mga sinasabi nila. So, pangalawa mga momshi, ang the best na nakatulong talaga sa akin is yung kumain ng mga masustansyang pagkain. Like yung mga prutas, yung paghikop na maraming sabaw mga momshi, isa yan sa mga nakatulong talaga. Noong unang binili talaga ng partner ko is yung utan bisaya. Yan ang tawag namin dito. Ang utan bisaya ay yung mga gulay na pinaghalo-halo. Like mga, may malunggay, may kalabasa, may batong, lahat ng klase ng gulay pinaghalo mga momshi. Talagang grabe yung nutrients niya, grabe yung vitamins niya, grabe talaga mga momshi. Talagang nag-boost yung milk supply ko. Talagang nafe-feel ko bumigat yung breast ko. Nafe-feel ko talaga na may gatas na kasi talagang higop lang ako ng higop ng maraming sabaw. Ay, isa din yan mga momshi. And of course, meron din tayong manok na papaya, green na papaya, yan. Meron tayo yan. Kailangan din natin yan mga momshi. Of course, yung sabaw sa baka. The best yung sabaw sa baka mga momshi. Hinihigop ko na sabaw yung sabaw sa baka. Then yung sabaw sa baboy. Kailangan natin talaga mga momshi yung sabaw. Dahil ang sabaw, yung nabibigay ng milk talaga sa atin mga momshi. Nakukuha natin yung mga vitamins, mga nutrients mula sa pinasahog. Like yung utang bisaya, yung mga gulay, like yung manok, like yung
of course, sa baka, sa baboy, diba, kailangan natin yung mga momshi. You as a new mom, kailangan mo ng humigop na maraming sabaw. Kailangan mong kumain ng prutas, kailangan mong kumain ng mga gulay. Yung ginawa ko mga momshi, yung talagang unang ginawa ko na nalaman kong kailangan ko talaga na maraming milk. Kasi si baby ay nakukulangan. Sa mga momshi, kailangan natin magpahinga. And kailangan din natin huwag magutom mga mamshi. Yan the best, kailangan mo magpahinga. Kasi kailangan mo yan ang katawan mo, kailangan ng lakas mo, para mag-produce ng maraming milk. And of course mga mamshi, kailangan huwag ka magpapagutom kumain. Kasi dalawa kayo ni Bibi ang kakain mga mamshi. Huwag ka magpapagutom kasi ang nagiging bad effect yan sa katawan natin. Kailangan natin magpalakas, kumain ng marami, kumain ng mga masustansya. Huwag magpapagutom mga mamshi, yan talaga. Unang-una talaga mga mamshi. Kasi paano na lang kung dumidin si baby sa'yo, walang laman yung tummy mo. Saan kukuha si baby ng nutrients mo mga mamshi? Kailangan mo kumain ng marami. So pangapat mga mamshi ang nakatulong sa akin is yung coconut water, yung butong. Tawag sa amin dito sa Bisaya. Like, binagawang sinasahugan niya ng gatas, ng contents, tapos may halong biskuit, mga ganun. Tawag namin dyan is linamang. Buko juice, mga ganun. Also, ay talagang nag-i-increase ng milk supply mo, mga mamshi. Dahil yan ay natural lang, wala halong chemical. And then, mga mamshi, talagang very, very effective talaga, mga mamshi. Kasi nung minum ako yan, talagang nafe-feel ko, sakit na lang ang breast ko kasi talagang napupuno niya. Uminom, kumain pa ako ng mga prutas, tapos umikop pa ako ng maraming sabaw, tapos pahinga, sapat na pahinga, tapos kumain ng marami, tapos nag-inusap mga mamshi, siya eh. Maliit pa yun, so in the next day mga mamshi, nagpapakoso. Madami ng milk talaga ang naibibigay ko. Sobrang tuwa ko mga mamshi. Alam niyo, lahat ng yan mga mamshi yung super effective sa akin mga mamshi. Diba walang masama mag-try, walang masama asungin mo yung mga sinasabi nila, kainin mo yan. Inalans mga mamshi is huwag tayo magpapa-stress, huwag tayo magpapadala sa mga problema. Kailangan mong, lalo ng mga mamshi, pag-ingatan natin ating mga sarili kasi paano na lang si baby, paano na lang ating little one kung tayo ay nagkakasakit, tayo ay walang sapat na nutrients, mga vitamins sa katawan. And then mga mamshi, huwag kalimutan na kailangan din natin ng malusog na pangangatawan, malusog na pang-iisip. Kailangan natin yan mga mamshi, huwag tayo magpa-stress. Itatag yung sarili mo, patatagin yung sarili mo, huwag kang magpapadala sa lahat ng mga problem. Kung mga mamshi, at that time, marami talaga kami problema kasi si baby is kailangan niya yung milk supply ko. Si baby is yung naiwan sa hospital. So ako, kahit na may problema, magpapadala, dapat maging matatag, dapat maging malakas para kang baby. Kasi paano na lang kung ikaw naghihina ka, paano na lang si baby. So, kailangan mga mamshi, dapat tibayin natin ating mga pag-iisip, kailangan patatagin natin ating mga sarili, huwag patala sa lahat ng mga iyon lang po mga mamshi, I hope na nakatulong po ako sa inyo. Mga mamshi, kailangan walang masama kung sumubok tayo, walang masama kung sundin natin yung mga sinasabi ng iba, walang masama kung mga mamshi, na-record din lahat yun, talagang super effective yung mga mamshi. And then, no, si baby ko is, until now, the goodness of God, yeah, ang bait ng Panginoon dahil till now talagang napuprovide ko yung needed ni baby ng milk. Yung mga mamshi, kahit na malaki na si baby, huwag mo pa rin itigil yung paghigop ng sabaw, huwag itigil ang pagkain ng mga masustansya. And of course mami, kahit na puyat ka, kailangan mong kumain ng marami mga mamshi. Kung may mga problema, pray ka lang, diba? Yun lang mga mamshi. I hope nakatulong ako sa inyo. I hope na nabukas yung isip niyo, and then lalong kayong nagkaroon ng idea kung paano mag-busag yung sana po, suportahan po natin ang isa't isa. Mapanood pa ninyo ang aking more videos. Mag-subscribe, like, and share, and click the notification bell. Bye!